Welcome or welcome back to my channel. So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-edit sa KineMaster na app. So make sure na install niyo po to sa cellphone niyo. So ganyan po lalabas. Tapos click niyo lang po yung may box na plus. Yan. Pipili lang po kayo kung anong size ng inyong i-video. Tapos ganyan. So, piliin muna natin yung 16:9. So, ayan. Medyo lag. Yan po lalabas. Tapos, pipili ka lang po ng photos ba yun or video. So, pipiliin ko po yung photos. So, ayan. Pipili na po tayo. Black. Ayan. Tapos, add po tayo. Ayan. Pagtapos ka na mag-add, click mo yung check. Tapos, yan nalabas. O, diba? Sana all. Ayan. Tapos, kung gusto mo i-extend yung photo mo, click mo lang yung photo. Tapos, slide mo pa ganun. Ayan. Okay, pahabain pa natin. Diba? So, balik tayo doon. Check. Tapos, ganyan na lalabas. O, mahaba na yun, diba? Next kong ituturo sa inyo kung paano mag-insert doon sa actual na photo na yun. Kung gusto niyo mag-insert ng photo, dyan, click mo lang yung media. Tapos, yan. Sa first. Ayan. Lalabas yan. Tapos, kinlik ko tong black. Ayan, lalabas. Gusto mong palakihin? Palakihin mo. Paliitin mo? Ipaliit mo. Ilagay mo sa side. Ayan. Pero kung may gusto kang i-delete, dyan mo click. Ayan. So, second naman po tayo dito sa effect. So, yan po lahat yung mga dinownload ko na noon pa. Pwede ka rin mag-get more kung may da-download ka pa ng effect. So, click natin yung color inversion na napili natin. So, yan. Yan. So, delete natin. Pangit eh. So, yan. Sa third naman, overlay. Yan lalabas. Yung mga stickers na gusto mo. Yung, tawag doon, basta yun. Ayan, napili ko tong meaning. Ayan, ang cute niya kasi. Nagmo-move siya. Lagay natin dyan. Diba? Mo-move siya. Cute niya. Lagay natin sa ibaba. So, ayan. If you are beginner, I recommend you to use this app called KineMaster. Napakadali lang siya gamitin. Ayan. Punta na tayo sa text. Ayan. Type ka. Hi, guys. Tapos, okay. Palakihin natin. Ayan. So, gusto nyo i-change yung color ng text nyo. Andiyan lang yan. Yan, yung font. Ibahin natin yung font. Yan. Tapos, yung color. Red. Oh, yan. Okay. Check. Check. Diba, hard touch? O, ganyan yan. Adjust lang po natin. Ganyan. So, sa last, handwriting. Yan. Pwede kang mag-draw dyan kung ano yung gusto mo. May! Ganyan. So, check. Tapos, adjust natin. Yan, tingnan nyo. O, diba? Ang pangit. Yan, ganyan lang kadali yung KineMaster. Kaya, gamitin nyo na siya. Next ko naman ituturo sa inyo yung kung paano mag-apply ng voice. Yan. Click nyo yan. Tapos, start. Ito yung ginagamit ko ngayon. Nag-voice over ako. Diba? Tumatahol yung aso namin. Oh my God. So, stop na. Ayan. Kung gusto nyong palakasin yung volume,
Or kung gusto nyong ibahin yung boses nyo, dito tayo sa audio filter. Tapos, yan, may chipmunk dyan. May volume envelope. Yan. So, tumataho lang naman yung aso namin. Sorry po. So, may review or re-record. Let's move on. Dito naman po tayo sa audio. Mag-a-apply ka ng music dyan sa photo or video na i-edit mo dito. Yan, moonlight, plus sign, tapos yan. Plus sign ba yun or add? Basta, ganyan. Kung gusto mo naman i-trim yung music mo, gantuhin mo lang, click mo yung music na in-add mo. Yan, punta ka sa baba, trim. Split at playhead, tapos i-delete mo yan. Yan. Tapos, kung feel mo na ang haba ng photo na in-extend mo, pwede mo siyang i-trim. Click mo lang yung photo, tapos hanapin mo yung scissor. Yan. Tapos, split at playhead. Tapos, delete mo yan. Ganyan lang kasimple. Again, tutorial lang po ito para sa mga beginners na gustong mag-vlog or gustong mag-edit ng videos or photos. So, may ipapakita pa po ako sa inyo kung paano mag edit ng filter or maglagay ng filter dyan sa photo na in-add mo. Ganyan. Hanapin mo lang yung color filter. Tapos, may color adjustment pa. Yan. Maa-adjust mo dito yung brightness sa photo mo. And you're done! I hope nakatulong po ito sa inyo kahit hindi full yung tutorial na ibinigay ko sa inyo, pero comment down if you want. At ilalagay ko rin po sa description box yung mga films na na-edit ko na gamit yung KineMaster. Mausan ni Ron, mabalik na ko po. Bye!